Hello, magandang gabi sa inyo. So ngayon ay April 20 April 23. April 23 ngayon. So may gagawin tayo ngayon, rice cooker. Walang power. So dinala ng mga customer natin, iniwanan dito. So, check ko muna kung anong problema. Ayan. Ayan, rice cooker na dinala dito sa atin. Tatak niya ay black. Ang model niya. Ayan. Masyadong ito. Ito natin ito. Yan, ang model niya ay BMRC-5CCG. Yan yung model number niya. Black. So, yan yung wire niya. Hindi naman putol. So, testing natin. Saksak natin. Saksak ko na. Power natin. So, may power na siya. Yan. Wala siyang ilaw. Saksak natin siya kung ano problema. Saksak natin yung power. Ayan. Saksak natin yung likod. Mga ganito ay easy job lang naman itong ganito kasi kukunti ang pyesa para lang itong electric pan. So, ang dami pala ng tornilyo niya. Meron pa dito. Ano yung tornilyo niya. Yan, buksan na natin. Unang hanapin natin pag ganito ay yung kanyang fuse. So, yan. So, ito, wiring. So, ang fuse niya ay nasa I think check natin ang wire. Wire na. Check natin yung wiring niya kung siyempre kung gumagana ang kanyang wiring. So, dito check natin yung kabila. Wire, punta dito. So, wala. So, kung wala na kanyang wire. Kabila. Yung kabilang wire. Ang wala. So, sabihin, may problema ang wire niya. So, kailangan natin i-check yung wire. Putol ang kanyang wire. Ito ay siguro ito ang fuse. Yan. Kung hindi gumagana is fuse siguro ito. Ating buksan. Siguro ito ang fuse niya, nasa kabilang linya ng wire. Yan. Check natin kung ito ang fuse. Yan.
sana itu ambius para kasi may matigas dito. So ito nga ambius. Yun ang fuse. So, ito yung gagawin natin. Una, bigyan lang natin na uli ng isolation kasi kailangan kong sirahan yung isolation niya para madukot ko ang fuse. So, hindi natin mabatak kasi kabara. Kailangan natin tatanggalin. Naipit lang naman yung fuse eh. Tanggalin ko lang siya. Tapos muna natin. So, nahirapan tayong ano yun. Tanggalin. Medyo maigpit na. Kasi kakat ko na lang siya. Iipikot na lang natin ang panibagong fuse. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan. So, ayan ang fuse niya. So, kakat ko na lang din siya. Ito, palitan ko ng bagong fuse. So, meron naman tayong fuse niyan. Alam natin. So, kanin ko lang ang fuse. Yan, ito yung fuse natin. Nagyan ko siya ng fuse para maganda. Hindi masiya. Para may protection. 10 ampere. So, yung existing fuse natin is 250 volts. 10 ampere din. 10 ampere. So, ito ay 10 ampere din. Ayan. So, okay yan. Yan natin. Na meron naman siyang bilog yung pinakalak, so kailangan na lang natin ay dito yan, hindi na natin kailangan ito. Ayan, so itatali na lang natin siyang ganito tapos hihinang natin. Painitin ko lang pang hinang. Hinang natin to para mas makapit. Oops. Hinang ako siya. Press natin para tuwid. Para nakatuwid siya. Tapos hinangan na lang.
Ayan, mainang natin. Mainang natin ang fuse. Tapos balik natin itong kanyang isolation. Ay, mainit. So, mainit po. Mainit ang ating hininang. Pasok tayo. Oops. Makilo. So, tayo tayo lang. So, malayo pa. Ayan. So, malabas na natin. Pasok natin mabuti. Paano natin siya kinuha? Ganun din natin siya ibalik. Tutakin natin ito. Nalagyan naman natin ito. Yan. Lock na ulit. Tapos niliuli natin siya dito. Niliuli natin. Yan, okay na. Tapos ngayon, pwede naman niyang kiluin. May sarili naman siyang isolation. So, kiluin natin ito. Ano. Yan. Tapos, ipitin ulit natin siya. Ay, balikin dati. Yan. So, okay na. Sana ibalik na natin yung ano, kailangan may power na siya. Yan. So, ito yung ating pinagpalitan. Sira yung fuse. So, testing na natin. Kailangan ilaw yan. Saksak na natin. Power. Ayan. Check natin kung iilaw. Pindating ko yung power. Ayan. So, okay na. Magana na. Masira po niya ay fuse. Ayan. Balik na po natin sa ating pagkakalagay. Ito na. So, balik na natin ulit siya. Ayan. So, tornilyo ko lang natin. Tornilyo ko lang. Pasok muna ito at nilalagyan natin ng tornilyo. Ayan. Tapos na natin yung tornilyo. So, titestingin lang natin kung iinit siya. Simple lang naman ang pagtitesting yan. So, damay lang natin ito kung mainit. Saglitan lang yan. I-press lang natin itong kanyang gitna. Ayan. Kailangan pantay siyempre. So, sundutin na natin. Ayan. Tapos, papress lang natin yung pababa. Ayan. So, bago natin isaksak para hindi dumikit sa body. Yan sana. Hindi kasi pwede magdikit. So, saksak ko na to. Power na natin. Ayan. Saksak ko na. So, iilaw naman yan. Ayan. Tapos, baba natin. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay na yan. Patayin na natin. Kasi mabilis lang yan mag-init. Yan. So, mainit na siya. Yan. Mainit. So, yan. Okay na ang ating repair. Balik na natin sa may-ari. Yan. Okay na po siya. Gumagana na. Yan. So, okay na. Atin ang balik sa may-ari. Charge natin siya ng 150. Yan. Yeah. So, yan ang ating repair ngayon. Black rice cooker. So, yan. Hanggang dito na lang ating video. Sana kahit pa paano ay may natutunan kayo sa pag-repair ng
rice cooker. Easy job lang siya. So kikita na kayo ng 150 pesos. Yan, simple lang. Siyempre may mga tools na kailangan, may tools lang kayo ganito. Basic tools lang. Yan yan. Screwdriver. Yan, tapos cutter. Siyempre pag kinat nyo kasi medyo matigas, metal. Meron ko yung plato cutter. Yan. Yan, basic ano lang. Okay. So yan yung pinakamadaling gawin. Easy job. So hanggang dito na lang ating video. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload pa natin mga video subot sa repair. Yan. So yan ang ating mga na-repair before. So maraming salamat po sa inyong panonood. I-share nyo na lang sa iba para matuto rin yung iba. Para i-like na rin nila at i-subscribe para makapulot din sila ng aral sa pag-repair. So muli, hanggang sa muling upload natin video. Salamat sa inyo ng marami sa inyong panonood. Bye-bye na.